goosebumps. The Seeger. Dito pa yun sa panel control. Okay, mayroon kasing problema dito. Kailangan isolve. Ngayon, ang problema natin ito. Ito yung resistance relay. Model RM4. So, resistance relay ito. Kaso, ang problema, masyadong mababa ang settings niya. Ang resistance natin sa motor, ang leakage resistance ng motor ito, is 335 ohms. So, ang limit capacity ng ang capacity nito is only 100. So, pag kinabit natin to dito sa resistance niya, iilaw siya. Ngayon, alam mo kung bakit iilaw? Dahil mataas na, mababa masyado. Dapat mas mataas ang resistance nito kaysa motor, kaysa leakage resistance. Kaya mag-regulate talaga siya. Kahit i-manual mo yan, di siya mapapagana. Hindi mo mapapagana yung one. Ang mali ng case B, may problema, may mali ang connection nila. Shout out case B, yung design nyo ng motor nito may mali, may kulang, hindi mali, kulang, dahil yung control nyo supposed to be when kung ang low level ay mag tilt at magsusunod pag tilt ang high level 1, dapat aandar ang pump 1. So tama. So dapat pag nag-tilt pa ulit ng isang plot, yung pangatlong plot, dapat babakap siya. Bumakap naman siya, tama siya. Ang problema, pag bumaba na ang pangatlong plot, dapat continuous pa rin siya running. Ang magpapatay sa kanya dapat ang low level pa rin. So yung two pumps continuous run until the low level load is down. Kasi backup backup ang dose . Dapat pag na-reach niya ang pag nag-trigger ang high level 3, ang high level 3 na plot, pa-backup siya until the last water. So, ang hindi kasi nangyayari yun . Ang nangyayari, pag-andar niya, pag nagbaba ang tray, patay agad siya. So, hindi dapat tutulungan niya yung pump number 1 na i-drain out yung tubig kahit nakababa na yung plot na sa kanya. Dapat i-hold niya. Yun ang kulang dyan. Ito, humihimayin natin yan. Wala kasing drawing to . Kukunin ko yung resistance ng relay. So pag trigger yan, ito yung mi-gear namin. Ito yung mi-gear namin, ginagamit namin pag mi-gear ng mga
wire insulation. Lock 1507 insulation tester. So, yan ang tamang seating. Wonder siya. Patay siya. Once na energize ito, umilaw ito, ibig sabihin, hindi mo siya mapapagana. Pag kinapit ko na ito sa tamang wire niya, gagana na yan. Yan ang resistance relay. Yan. So, kaya hindi mo siya napapagana ngayon dahil umilaw siya. Dito yung resistance. So, hindi siya. Pag ginampir ko yan, sinampir ko to, tatakbo yan, back up, wala pa. Dito sa kabila, ito naman ang sinampir ko. Oh, umandar siya. Pinitawan ko, iilaw yan. Mamatay siya. So, ilaw ang 1. Andar, automatic siya. Kapag tinanggal ko to, mamamatay siya. Oh, sip. So, wala siyang gumana. Ang settings nito, resistance relay, is nilagay ko sa 100. Hindi man natin makita to. Nilagay ko siya sa... Ay, mababa.
napapatis natin. Yan, 100. Yung isa. Ginagamitan ko nito guys kasi hindi wala po mata. Pasensya na, ginagamitan ng kamera dahil hindi ko makikita pag ano, walang salamin. 25 lang to. Ngayon, ikakabit ko na mga yan. Guys, pag ikaw ay isang technician, lalo na sa control na ganito, pag marunong ka nito, gumasa. Kahit walang drawing yan. Kung marunong kang bumasa. At alam mo, ang mga function. Function ng bawat nito, bawat isa nito. Kung alam mo ang function yan, di ka mahihirapan. At marunong ka mag, kung anong problema, mag-trouble. Kaya mo silang ganun-ganunin. Ganito ang sikreto ng technician. Pwede mong patagalin, pwede mong bilisan. So magpapaandar tayo kay na gano'n na nag-trigger na yung high level 2. Sa ngayon, dapat tumakbo na yung isang pump. Nagantay na yung backup. So, gagawin natin. Wala nang space eh. Wala nang space ang terminal block.
kau guys merunung kang merunung sa kontrol kahit saan kadalhin pag sirang teknisyan di ka maradihado sa trabaho. Technician, yung technician na nakakaintindi. Hindi yung technician ko, no. Kasi, pag technician ko, no, yan ang under my sa. Wala. Kailangan natin tanggalin ito. Itong wire na to. Puputulin natin. Kasi mali yung pakakabit ng dating gumawa nito. So yung gumawa yung case B. Sipin nyo guys, 8 years na ako dito. Hindi sino man nakakalam kung umandar ito, hindi. Ay. Dahil yung motor bago pa rin. Dapat yan, dapat ano na yun. Testir natin para sigurado tayo. Itong siya nga to. So ang resistance niya is 300. Ito guys, nakakabit na, hindi ko pa naayos yung mga wire kaya medyo magulo tingnan. Nakakabit na ang tamang resistance sensor ng motor. So pinutol ko sa dyan kasi hindi tama. Tinanggal ko siya sa ano, tinanggal ko dito.
kasi hindi tama ang connection ng ano ng gumawa pati ito. So ito pinago ko siya, tingnan mo, okay na siya. At saka binago ko yung settings dito, yung settings niyan binago ko. So nawala na yung alarm niya, yung alarm niya dito nawala na, kaya okay siya, safe na siya. Ngayon pag bumaba ang resistance niyan, pag bumaba ang resistance, mag-aalam yan. Sample tayo. Siya ulit. Yan. Gawa ng KSB. Pero inuulit. So ngayon, ang gagawin ko ngayon, kasi pag umanda rito at nag-back up to, dapat hindi siya mamatay. Pag umanda hanggat naka-andar to, dapat hindi siya mamatay. Nang to. Dapat mag-hold siya. So ang kulang dito sa gawa ng KSB, wala siyang ano, wala siyang hold. Kaya nga tinatawag na backup eh. Pag umandar itong one, pabackup nito. Kaya yan, andar nito. Dapat yan pag bumak, papandarin ko ang ano ganito para makita natin. Umandar yan. Dapat pag kunwaring high level na siya, pag kunwaring high level 3, dapat backup siya ganyan. Oh yan, trigger siya oh. Pag binitawan ko ito, dapat hindi siya mamatay, dapat continuous hold siya. Para kaya nga backup eh, para sa tulungan niya yung isa para maubos ang tubig. Ganun dapat. So ang gagawin natin, lalagyan natin ng isang wire para pag tinawagan siyang backup ka, sasabay siya. Hindi siya mamatay. Ito. Ay. Yan ang kulang itong control na to. May kulang eh. Kaya papagawin natin. Yung lift station kasi rito na ginawa ng PSB. PSB panel. Gawa ito ng KSB. So ang problema nito, yung leakage sensor niya hindi tama ang pagkakabit sa pump 1 pump 2, kaya hindi siya mapagana since it was installed by the contractor. Hindi siya gumana kasi alam mo kung bakit nasabi kong hindi gumana. Yung motor na nakakabit doon sa nakalubog, bago pa rin yung mga pintura niya na doon sa may impeller, makinis pa yung sticker niya na nakakabit doon sa malapit sa ano, doon sa may impeller dito sa labas, intact pa. So ito yung inayos ko, binago ko ng konti, gumana na siya, okay na siya. Ito, ayos na siya. Tapos na ako dito sa ginagawa ko. So ito, okay na. Ibalik ko na sa normal siya.
pag-anak ko na ng maayos. Hindi ako magulo lang to. Pag-anak ko na siya ng maayos. May backup na, may hold na siya. So, kompleto na. Yung resistance ng liquids, temperature, naayos ko na yan, mandar na siya. Mandar na siya, guys. Ngayon, ang kanina, wala siyang ganito. Yan. So, yan, dalawa. Yan ang wala kanina. Kaya nilagyan ko ng ganyan para working siya. So, ayos na. Pwede na tayo sa pivot. Yan ang ginawa ko. Yan. Sa mga nakakaintindi at sa hindi, lalo na sa hindi nakaintindi, comments lang kayo kung paano siya gumana at bibigyan ko kayo ng detalye. Yan. Okay, guys. Babu.